Isa pong pinagpalang gabi sa lahat. Ngayon po ay August 23, 2022. At ang Tuesday Gospel po ang pagninilayan po natin. Tunay nga na ang Panginoon ay laging gumagawa ng paraan upang mapalaganap ang kanyang mabuting balita. Sana po, since tayo naman po lahat ay may cellphone, ay magkaroon po tayo ng interes sa pakikinig ng mabuting balita. Ito po ay para sa atin, pagpapaalala, lalo na sa mga panahon na tayo ay nasa pagsubok, lalo na yung mga kasalanan na lagi nating ginagawa. Kailangan makarinig tayo lagi ng mabuting balita upang sa ganun, mapaalalahanan tayo sa mga pagkakasala na ginagawa po natin everyday. So, manalangin po muna tayo upang sa ganun, ang presensya ng Banal na Espiritu ay patuloy pong lumukob sa atin. Humingi po tayo ng kapatawaran sa ating Ama sapagkat naniniwala ako na sa oras na ito, nag-Facebook Live ako, nandito din po ang presensya ng Diyos. Sa ngalamat na anak ng Espiritu Santo, amen. Purihin ka mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa kabutihan mo sa araw ito. Ang dami namin pinagdaanan, Panginoon. Ngunit patuloy mo para kaming iniligtas, inuwi ng safe sa aming mga tahanan. Panginoon, salamat sa mga pinrovide mo sa buong maghapon, sa mga kinain namin, sa kalakasan, Panginoon. Salamat po. Salamat sapagkat binibigay mo pa ang panibagong araw upang kami po ay makapagnilay. Lord, nawa, lagi naming hanapin ang yung mga salita na magbibigay buhay sa aming spirito. Lagi mong paalala sa amin na hindi lang kami sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang namumutabi mula sa aming Ama ng Diyos. Lord, thank you so much. Bagamat umuulan, maaring mahina ang signal, maaring maputol ang live na ito, pero ikaw pa rin, Lord, na mag-provide ng malakas na signal upang ang faithfuls na ito ay magpatuloy, Panginoon. Lord, tawarin mo po ako sa mga pagkukulang na nagawa ko po sa nakalipas na oras. Linisin mo po ang aking puso, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Bigyan mo po ako ng humility, Panginoon. Ikaw ang bida sa Facebook live na ito at ikaw po lamang ang gusto ko pong maitaas. Ganyan din po ang gagamitin niyo pong daluyan ng iyong mensahe si Brother Robert Poblete. Linisin mo siya, Panginoon. Bigyan mo siya ng karunungan. Bigyan mo po siya ng katapangan sa pagkapahayag ng iyong mensahe, O Lord. Pareho mo po kaming bigyan ng humility. Bigyan mo po kami ng lakas, hindi lang physical, kundi spiritual. Sapagkat mga kaluluwa, Panginoon, ang iyong ipinapaalaga sa amin, pinapagabay, Panginoon. Lord, maraming pong salamat. At ngayon din po ang mga makakarinig ng Tuesday Gospel. Sa kabila ng mga trabaho namin sa buong maghapon, pagod man kami physical, Lord, nawa, spiritual, lumakas kami sa pagkakarinig sa marinig naming mensahe mo. Magnilay kami, Panginoon, sapagkat ang bawat salita mo, tiyak na tatamaan kami, at nawa, Panginoon, ay magsilbing panggising sa amin na sa bawat araw, ikaw po ang pinakamahalaga. Ang lahat ng ito ay dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Amang Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. So, ngayon po, welcome po sa Word of God Daily Gospel Facebook Live. At sa oras pong ito, hinihintay po natin na makita ko sa screen ang pangalan ni Brother Robert Poblete. Siya po kasi yung magninilay ng Tuesday Gospel. Pero tulad nga po ng sinabi ko kanina, umuulan, natural lang po na baka bigla na naman akong maputol. Kamukha kagabi, hindi ko na natapos yung aking gospel kasi bigla na siyang naputol. At the same time, masama na talaga pakiramdam ko. Kumbaga, meron po akong nilalagdant ako kagabi. Kaya, sagbagamat ganun man, ako na yung nag-gospel. Hindi ko na naituloy si Sister Malu Suarez. But anyway, Sister Malu Suarez, sana available ka sa mga susunod pang araw kung maaari, no? Kasi hindi naman natin talaga hawak yung signal.
And of course, ngayon, sabi nga, hindi man maganda yung panahon, pero sana maging maganda yung mood natin sa pakikinig ng mabuting balita. Kasi pagkain ito ng ating espiritu. Huwag na huwag po natin kakalimutan na hindi lang sapat na tayo ay nabubuhay sa mga pisikal na mga bagay, iiwan din po natin yun. Dapat yung ating spiritual na kaugnayan sa Panginoon, hindi po nawawala. Sapagkat ang Diyos ay espiritu at nararapat lamang po siyang sambahin sa espiritu at sa katotohanan. So, attention, Brother Robert, nandiyan ka na ba? Sana, ano ka na, manood ka na ng live para makita ko na yung name mo. Amen. So, habang wala pa si Brother Robert, umpisan ko na pong basahin ang gospel. Para sa ganun, anytime na mag-appear po yung kanyang pangalan sa live ko po, magtuloy-tuloy na po siya ng reflection. So, ang mabuting balita ayon kay San Mateo, papuri sa iyo, Panginoon. Saba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapag-imbabaw, ibinigay ninyo ang ikapo ng gulaying walang halaga. Ngunit kinalitaan niyong isagawa ang lalong mahalagang aral sa kautusan. Ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Tamang gawin ninyo ang mga ito. Ngunit huwag naman ninyong kakalitaang gawin ang iba. Mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang niknik sa inyong inumin, ngunit nilulunok ninyo ang kamelyo. Saba ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapag-imbabaw, nililinis ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob nito'y puno ng mga nahuthot ninyo dahil sa kasakiman at pagsasamantala. Bulag na pariseyo, linisin mo muna ang mga nasa loob ng tasa at pinggan at magiging malinis din ang labas nito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Amen. So, ang Panginoong Hesus, bagamat nasa Kanya na ang lahat, amen, nasa Kanya na lahat eh, perfect na nga po siya. Pero bakit ba gano'n, no? Kahit perpekto na ang Panginoong Hesus, marami parang bumabati ko sa Kanya. At ang masakit nito, yung mga pariseyo pa, eskriba, na alam ang kautusan, o nag-aral sa kautusan, sila pa yung bumabatikos, sila pa yung humahanap ng butas ng maipupula, ng masasabing masama sa Panginoong Hesus. Ito kaya dahil naiinggit sila sa Panginoong Hesus, maaring sabihin natin na simula ng mangaral ng Panginoong Hesus, nabawasan na sila ng followers o ng mga naniniwala sa kanila. O sabihin na natin na hindi lang talaga nila matanggap na merong isang Panginoong Hesus na talagang hindi lang nagpapahayag ng mabuting balita, kundi gumagawa ng himala, nagpapagaling ng mga may sakit, nagka-cast out ng mga demonyo, hindi kaya ng mga pariseyo at eskriba. Limited lang ang kanilang kakayanan sapagkat sila'y tao lang. Amen? So, itong gospel na ito, ano to eh? Pagpapatama, o sabihin na natin, diretso na sinabi ng Panginoon na mga aba. Ano ba ibig sabihin ng aba? Ibig sabihin ng aba, kawawa. Bakit ganon? Kung sino pa yung mga nag-aral ng kautusan, sila pa yung kawawa sa paningin ng Panginoon. Di paano na lang yung mga ordinaryong tao na halimbawa, mangingisda lang, karpintero, ikumpara mo sa mga pariseyo at eskriba, ang tataas ng mga pinag-aralan. Pero tinatawag pa rin ng Panginoong Hesus na sila'y mga kawawa o mga aba. Sa paningin kasi ng Diyos, ang mga aba ay hindi yung mga taong wala nang inaasahan, kundi ang Diyos. So, ayan na, nakita ko na yung pangalan ni Brother Robert. So, hinihintay ko na lang na yung kamukha ano nangyari kay Brother Ding, Brother Robert. Ano siya, nakita ko din yung pangalan niya sa screen ko. Pero hindi mag-appear yung bring on them ang camera.
So, hindi ko siya mapindot. So, hindi ko ngayon, yun ang hinihintay ko ngayon sa'yo. So, nag-comment ka na ng amen. So, hinihintay ko na lang na bring on them on camera. So, habang hindi pa nag-a-appear sa screen ko yun, itutuloy ko na lang muna para hindi sayang yung oras, no? So, ang mga scribe, ang yung sinasabi ko nga, yung aba sa paningin ng Panginoon ay yung mga taong walang inaasahan o talagang inaasahan talaga nila ang Diyos. Eh kapag ikaw ay mayaman, eh sino ba aasahan mo? 'Di ba usually pera, kung ano man yung meron ka diyan, kapangyarihan, mga properties mo. Pero kung natatandaan nyo, doon sa sermon ng Panginoong Hesus sa bundok, sinabi niya doon lahat, sino ba ang mapalad? Sabi niya, mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, mapalad ang mga mapagpakumbaba, mapalad, hindi ba? Pero bakit itong mga eskriba na ito at mga pariseo na ito, imbis na tulungan nila ang Panginoong Hesus sa pagpapalaganap ng mabuting balita, wala. Talagang binabatikos pa nila. Hindi lang ang mga pariseo at mga eskriba, mga saduseo, hindi lang eh. Kahit yung mga ibang ordinaryong tao na hindi talaga naniniwala sa Panginoong Hesus, sinasabi na, naku, kaya yun nakakapagpagaling o nakakapaghimala kasi galing sa demonyo yung kapangyarihan yan. Amen? So, napakasakit namang paratang yun. Anak ng Diyos, tapos kapangyarihan sa demonyo. So, itong mga eskriba na ito ay tayo mga tao. Parang tayo din to eh. Alam nyo, hindi naman tayo kailangan maging eskriba or pariseo o maging pare o maging madre o maging preacher para masabi sa atin ng Diyos na, huy, kawawa ka naman. Napaka-aba mo naman. Akala po kasi natin na ang pagiging aba o kawawa ay nababase lamang sa mga material na bagay. Eh hindi. Pwede kang tawagin kawawa o aba ng Diyos kapag wala ka nang ginawa sa mundo, kundi para sa mundo lang. Sinabi nga sa Bible na ikaw na ang pinakakawawang tao sa mundo kung wala ka nalang inaasahan, kundi ang mundo. Yung bang lagi ko sinasabi sa inyo na gigising sa umaga, kakain, magtatrabaho, kung ano man ang gagawin, tapos matatapos ang araw, gagabi na, matutulog. The following day, ganun na naman, ganun na naman. The following day, ganun na naman. So, ganun na lang ba ang buhay natin? Eh, bilang tao, hindi lang naman tayo physical. Hindi lang naman tayo yung katawang lupa. Eh, merong katapusan yun eh. May katapusan yung katawang lupa natin. Paano na yung espiritu at ang ating kaluluwa? Sasabihin sa atin ng Panginoon, aba, abang yung kaluluwa, kawawa yung kaluluwa. Hindi mo pinaghandaan. Paano kung kunin na kita ngayon? Paano kung ipadala ko na ang Panginoong Hesus ngayon? Kawawa ka. Sapagkat sa impyerno tayo mapupunta. Kung hindi natin pinagsinasama ang Panginoong Hesus sa bawat araw. Amen? So para pala tayong eskriba, para tayong mga pariseyo, kapag ganun tayo. O kaya minsan, alam na natin yung utos ng Diyos. Oh. Halimbawa, yung 10 utos, mga Katoliko, alam na natin yan. Lalo na yung ano yung unang utos? Bigin mo ang Diyos na higit sa lahat. Buong puso, isip, kaluluwa at lakas. Pero pagising pa lang natin sa umaga, ang dami-dami ng kahati sa puso natin, ang Panginoon. Pagising sa umaga, cellphone ka agad ang hinahawakan. Imbis na magdasal, imbis na magpasalamat, kawawa tayo pag ganyan tayo lagi. Pag kumakain, imbis na magdasal, cellphone pa rin. Sineselfie pa yung pagkain. Pinopost. Eh buti pa nga, yung pagkain na ipopost mo sa timeline mo eh. Pero itong live na to, dapat habang nanonood ka, isinishare mo din sa timeline mo. Kasi pagkain spiritual to na isishare mo sa iyong kapwa. Kaya kung kayo ay nanonood ngayon, pakipindot nyo na lang yung share. Upang sa ganun, masabi natin na dinutupad natin ang Great Commission, yung ipalaganap ang mabuting balita. So, Brother Robert, try mo kayang mag-comment ng ano, ng iba, aside from amen. Okay? Baka sakaling mag-bring on camera ka na. Okay? So, yung po ang ayaw na ayaw pala ng Diyos. Isang sa mga ayaw at kinamumuhian ng Diyos ay yung sinasabi niyang
mga mapagpaimbabaw. Sa madaling salita, sa ating mga tao, plastic. Sino ba naman ang taong gusto ng plastic? Ikaw ba? Gusto mo ba ng kaibigang plastic? Ikaw ba? Gusto mo? Hello po. Bakit ganon? Alam mo ba ang damot nitong ano na to? Signal na to. Alam mo, nung nag-ano ako kay Brother Ding, nag-live ako, dapat siya yung magsasalita. Lahat ng nanonood, merong bring them on camera. Maliban lang doon sa magsasalita. Okay, Brother Ding. Sabi ko, bakit ganun? Bakit kung sino pa yung magsasalita, wala yung bring them on camera. Ano? Anyway, sige, try mo pa ng try. Baka sakali mo pumasok pa rin, no? So, yun po yung sinasabi ko na ayaw ng Diyos yung magiging plastic tayo sa Kanya. Kasi alam naman ng Panginoon kung ano yung nilalaman ng ating puso. Hindi tayo pwedeng makipagplastikan sa Diyos. Mapaplastic natin ang ating kapwa, mapaplastic natin ang ibang tao, ang ating mga mahal sa buhay. Mapaplastic natin ang ating sarili, pero hindi ang Panginoon. Gusto mo ba, pagdating ng Judgment Day, pag nakahilera na tayo, nakapila na tayo doon, sasabihin, ikaw, Robertson Poblete, mapag-imbabaw ka. Masyado mo ipinapakita sa tao na malinis ka, na matuwid kang tao, pero yung pala, meron ka palang kabit. Oh, joke lang yun ha. Example lang yun, brother ha. Hindi ba? May mga ganong case na, lalo na yung mga maraming pera, yung kaya magbahay ng tatlo o dalawang ano, di ba? Di ba? Kasi, itinatago na. Kasi, kaya nga, di ba? Itong salita ng Diyos, itong daily gospel, kaya nga, ini-invite ko kayong makinig lagi kasi ito'y liwanag. Liwanag to na magbibigay ng liwanag sa ating isipan, sa ating spirito na, ay, kasalanan pala yun. Ay, may nagagawa pala akong kasalanan na dapat kong ihingi ng tawad sa Diyos. Ang salita ng Diyos ay liwanag. Ngayon, kung ayaw mo makinig, ibig sabihin, gusto mo sa dilim. Tinatago mo yung mga kasalanan mo sa dilim. Ay, kawawa ka. Kawawa tayo. Amen. Gusto mo ba na pag halimbawa dumating ang second coming, ang Panginoong Jesus, maiwan ka dito sa mundo, magdusa ka ng matagal, o kaya pagdating ng paghukom, isa tayo sa mga mapunta sa impyerno, kawawa tayo, sapagkat itong mundong to, sandali lang to, pansamantala lang to, sana iniisip natin yung totoong mundo. Yung totoong mundo, yun sana. Di po ba? Kumbaga, masasabi natin na ang mundo ay sa mundo lang. Actually, itong mundo na to, ano to eh, mawawala to eh. Kaya nga, every night at 7 p.m., nagda-daily gospel ako, i-invite ako ng mga iba't ibang preacher. Actually, itong month of August, araw-araw iba-iba sila eh, kasi 25 na kami. 25 preachers na kami, yung iba mula sa Kalap, yung iba mula sa ibang community, iba-ibang community eh. Mga pinili ng Diyos na maging alagad online. Kaya nga nagpapasalamat ako sa mga ka-brother ko at ka-sister ko na kahit isang beses lang, isang buwan, mag-guest sila para sa kapurihan ng Panginoon. Amen? So, yun nga. Ikaw, sa palagay mo, sa buhay mo ngayon, masasabi mo bang kawawa ka? Masasabi mo bang plastic ka? Amen? Kaya, wala yan sa kayamanan, wala yan sa estado sa buhay, wala yan sa itsura, wala yan sa trabaho, wala yan sa pinag-aralan. Ang gusto ng Panginoon, ano man ang estado mo sa buhay ngayon, ayaw kanya maging kawawa. Kaya nga ibinigay niya ang kanyang buktong na anak eh. Para ibigay ang buhay para tayo patawarin. Kaya nga merong mga bunga ang banal na espiritu na gustong ibigay sa atin ng Panginoong Jesus eh. Kasi ayaw talaga tayo, ganyan tayo kamahal ng Diyos. Ayaw niya tayo maging kawawa. Ikaw ba, yung anak mo, yung asawa mo, gusto mo ba maging mukhang kawawa? Hindi ba? Hindi. Kahit ikaw sa sarili mo, sasabihin mo na ayokong maging kawawa. Kasi napakahirap maging kawawa. Kung tingin mo sa sarili mo, isa, para bang minamaliit ka ng kapwa mo? Para bang wala ka ng pag-asa? At mahirap din maging mapagpaimbabaw. Kasi kahit anong pagtago mo, kahit anong tago mo ng katotohanan, lalabas at lalabas din yan. Halimbawa, may problema ka sa pamilya mo. O,
paglabas mo ng bahay, makikita ka ng kapitbahay mo, babatiin ka. Eh, sandamukal yung mukha mong nakasimangot. Hindi ba kita na? Eh, pero kung nasa Diyos ka, na sumusunod ka sa kanyang mga salita, paglabas mo ng bahay, nakangiti ka. Ngayon, hindi alam ng kapitbahay mo na napakabigat na pala ng problema mo. Hindi ba? Eh, ibig sabihin nun, hindi yung mapagpaimbabaw. Ibig sabihin nun, si Kristo ang dahilan kung bakit ayaw mong maging malungkot, ayaw mong mag-focus sa problema, kasi alam mo na ang Diyos ay mas malaki kaysa sa anumang sululanin dito sa mundo. Amen? At sinabi pa po dito sa gospel na, ito, ngunit kinakaligtaan ninyong isagawa ang lalong mahalagang aral sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. So nakita natin, no? Binanggit ng Panginoon yung tatlong bagay. Ang sabi niya, nakalimutan nyo na yung katarungan. So paano nga ba ang katarungan na yan? Ang katarungan, minsan masasabi natin na hindi pantay-pantay. Minsan sa batas natin, kung sino mas mapera, mas mabilis ang katarungan eh. Ang justice eh. Amen? Tapos, sinabi ba rito yung pagkahabag. Talagang dapat tayong mahabag sa ating kapwa. Kaya nga, di ba, sa anong sabi ng Panginoon, ibigin mo ang iyong kapwa. Panalangin mo sila. Kaya pag may mga taong nagagalit sa inyo, naiinis sa inyo, kapatid, huwag kang magalit. Mahabag ka. Sapagkat siya ay nasa estado pa ng kasalanan. Hindi ka mukha mo na nakakilala ka na sa Panginoon, may mga away man sa iyo, hindi ka gumaganti. Tsaka ang pagganti naman, eh, pangmundo yan eh. Sabi nga, ngipin sa ngipin. Kapag ka, halimbawa ba, minura ka, kailangan bang murahin mo din? Kapatid, pag ganun ang ginawa mo, mas masahol ka pa doon sa nagmura. Kasi pinatulan mo eh. Yun nga yung sinasabi na ang pumapatol sa baliw ay mas baliw. Kaya dapat, meron tayong kahabagan kamukha na ibinigay sa atin ng Panginoon upang maging hindi tayo kawawa. At ang sabi pa is katapatan. Ito napakahalaga nito sa pananampalataya, ang pagiging tapat. Ang pagiging tapat. So, brother, ganito na lang. Brother Robertson, bakit mo, try mo kaya nga, i-off muna yung cellphone mo, tapos mag-open ka uli, parang nagre-refresh ka, baka sakaling pumasok ka na. Try mo lang. Kasi alam mo naman ang signal ngayon eh, umuulan. Amen? So, try mong i-off, tapos pagka in-on mo na, yan, parang na-refresh na yung cellphone mo. Tapos punta ka uli sa aking Facebook Live, baka sakaling makita ko na yung bring them on camera. Okay, pakitry mo na lang. Tapos ayun, no? Ang sabi dito, mga bulag. Mga bulag na taga-akay. Tama yun. Ang mga Pariseo at mga Saduceo, mga Eskriba, sila yung mga bulag na taga-akay. Nangangaral sila ng salita ng Diyos, pero hindi naman nila isinasabuhay. So ano mangyayari? Kapag ikaw ay nakinig sa kanila, parang kang sumama sa isang bulag. Eh kung yung bulag ay mahulog, eh di mahuhulog ka rin. At yan ay nangyayari ngayon sa mundo natin. Ang daming mga Katoliko ang umalis sa pananampalatayang Katoliko. So saan sila napunta? Sa ganitong sekta, sa ganitong sekta. So inaakay sila ngayon ng mga bulag. Amen? So saan sila mapupunta? Eh kung saan pupunta yung bulag na naakay sa kanila? Eh di doon sila mapupunta. Sana naman kung Katoliko kayo, huwag na kayong umalis sa Catholic faith. Kasi makukuha lang kayo ng mga bulag na taga-akay. At ayaw yun ng Panginoon, kawawa tayo. Biro mo, sa Katoliko lang merong katawan ni Kristo na pinagsasaluhan natin. Sa ibang sekta, meron ba nun? Sa Katoliko lang, ang pinakamataas na pagsamba, ang pagsimba. Sa Katoliko lang, merong communion, merong seven sacraments. Tapos aalis ka? Pupunta ka sa isang sekta na wala lang kayong gagawin, kundi prayer meeting. Eh, nasaan ang katawan ni Kristo dun? Nasaan yung ano dun? Nasaan yung communion dun? Amen? Sana isinilang tayong Katoliko, mag-aaral tayo. Magsaliksik tayo, andyan ang Google. Para ma-improve natin yung ating pananampalataya. Hindi yung may kakatok lang sa bahay nyo, bubuksan nyo, babasahan kayo ng Bible verse, sasabihin, oh, ayaw ng Diyos ang mga sumasamba sa Diyos, Diyosan. Eh, nakulag, ako, ilang sekta nang nakausap ko, kumatok sa bahay namin, laging yan ang binabato sa ating mga Katoliko.
Ikaw mahina ang pananampalataya mo kung hindi ka nakakarinig ng salita ng Diyos kahit dito man lang sa Facebook Live. Eh talagang mahihila ka kasi marami silang nililiteral na aral ng Panginoon. Amen. So kailangan natin na magpakatatag sa pananampalataya kasi ayaw ng Diyos na maging kawawa tayo. Sabi nga, nasa huli ang pagsisisi. Baka namang pag tayo ay nasa impyerno niya, saka natin sabihin doon sa ating kabit o sa taong kinakasama natin, hindi naman tayo kasal. Ha? Ayan kasi, sabi na nga, huwag na nga mga ngalun niya. Ayan pa kasi, sana iniwan na lang kita. Hindi naman ikaw magsisave sa akin dito sa impyerno. Eh kaya lang ang titigas ng ulo po natin. Sobrang tigas. Walang kasing tigas. Alam na ang salita ng Diyos. Kumbaga sa examination, open notebooks na, open notes na eh. Susundin na lang natin eh. Ayaw pa natin gawin eh. Hintayin natin yung panahon na maghuhukom na ang Diyos at may mga pupunta sa impyerno at may pupunta sa langit. Yun ang pagkakataon na wala ka ng kayamanan, wala ka ng pera, wala ka ng mapanghahawakan sa mundo, kundi nandun ka na sa impyerno kung hindi tawagin lahat ng tao ang Diyos at magmakaawa. Pero sorry, sabi ng Diyos, tapos na. Kapag tayo ay namatay, tapos na. Kailangan, dito pa lang, buhay pa lang tayo, nagbabalik loob na tayo sa Panginoon. Kasi ang pinakamasakit na pwede nating mapakinggan sa atin, kapag tayo ay nasa paghukom na, alam niyo kung ano? Ito, ikaw Robertson, walang niya ka. Ano tawag dito? Napag-inita ko si Robinson. Diba? Hindi ka naging tapat. Ano kang... Hello po ulit. Diba? Hindi ka naging tapat, Robertson. Kaya bumaba ka, doon ka sa impyerno. At ang pinakamasarap na pangungusap na pwede natin marinig sa Panginoon ay yung Robertson o Robert, halika. Pumasok ka sa aking kaharian. Makisalo ka sa aking kagalakan. Amen? Yun ang masarap. Kasi pag tayo nasa impyerno lahat mga kapatid, kawawa tayo kasi walang hanggang parusa ang tatamuin natin. Eh, pabanjing-banjing lang tayo ng pananampalataya dito sa mundo eh. Kasi alam natin na mabait ang Diyos eh. Bibigay pa ng Diyos ang kinabukasan. Diba? Tagal-tagal na niya sinasabi nagugunawin o second coming. Hanggang ngayon, namatay na mga ninuno ko, wala pa rin yung second coming. O sige, wala pa yung second coming. Pero, pwede tayong kunin ng Diyos anytime. Walang edad, walang estado sa buhay, na paghandaan na ba natin. Sabi ko nga kahagabi, ang pinaka number one na dapat natin problemahin. Bawat araw, hindi yung pera, hindi yung asawa, hindi yung kapitbahay, hindi yung pag-aaral, tabaw. Ang dapat at number one nating dapat iniisip na problema para hindi tayo maging kawawa ay kung paano ba ako makakapunta sa kaharian ng Diyos. Kasi pag hindi nasama ang ating pangalan sa Book of Life, kawawa tayo. Sobrang kawawa tayo. Saan na tayo pupulutin? Amen. Diba ikinumpara pa nga ng gospel yung sa mga iskriba na pagka may pinggan at tasa, inililinis nyo lang yung labas. Pero yung loob, dumi-dumi. Amen. Yun ang sinasabing ang pang-physical lang yung ganda natin. Mataas ang pinag-aralan. Maganda ang estado sa buhay. Ang daming properties, ang yaman. Pero deep inside, yung kalooban, bulok na bulok. Ang dumi ng ugali, nang aapi ng kapwa, hindi marunong tumulong. Ang dami-daming pera, hindi itulong sa kapwa. Saan mo dadalhin yung pera mo? Eh, pahiram lang naman yan sa'yo. Amen? So, kailangan lamang talaga na... Okay, ayan na. Sandali lang, malapit na. Ayan na, kuda na. The person you invited needs to download the latest version. Hoy! I-add na sana kita, Robertson. Pero sabi dito, couldn't add guest. Ayan, ay iba. Ito sabi sa'yo ha, couldn't add guest. The person you invited needs to download the latest version of the Facebook application to join this live video room. O ayun! Ang sabi dito, ano daw, mag-ano ka daw, ano Robert, mag-download ka daw ng latest version ng Facebook. Siguro luma na yung version ng Facebook mo, kaya hindi kita may-add, oh. O meron ng iba, oh. Meron na dito nanonood na bring them on camera. So yun ang gawin mo, brother.
Naku, naka-laptop daw siya. Patay tayo yan. Bakit? Kahit naman laptop, pwedeng ano ah. Pwede ka namang sa Play Store. Wala, hindi ka pwede manghiram ng ano? Ng cellphone. O kaya gamitin mo yung cellphone mo, mag-ano ka ng sa Play Store ng new version ng Facebook. Kasi yun ang sabi sa akin ni, ano eh, ni Facebook eh. The person you invited needs to, nakalaptop po ako, di po need mag-download ng FB. Eh bakit dito sinasabi niya sa akin? Ano, sige, paano mo explain to, brother? Na ako, kasi ang gamit ko kasi, cellphone. The person you invited needs to download the latest version of the Facebook application to join this live video room. Nakalaptop po ako, di po need mag-download ng FB. O, yun nga eh. Ewan ko. Eh, yun ang sabi ni Facebook eh. Kasi pinindot ko yung ad eh. Pag pindot ko, eto lumabas eh. Couldn't add guest. Pero kasakaling ano, hindi. Kasakaling lang ano, kung katabi mo naman yung tawag din eh. Yung cellphone mo. Try natin. Baka ayaw lang ngayon ng signal na laptop yung ginagamit mo. Baka gusto niya ano. Cellphone lang muna kasi nga, cellphone din yung gamit ko. Baka hindi tayo magka-match, no? Ayos, ayan! Si, oh. Yan si brother, ay, naku, nahulog po. Sorry. Yan po si brother Robert, yan po yung nagturo sa akin ng StreamYard. Eh, dapat ka, brother, streamer ang gagamitin ko ngayon. Kaya lang, teka ha. Kaya lang, ang hina na signal dahil nga umulan. Amen. Kaya ang nangyari, nag-cellphone na lang ako tapos lumabas ako. Pero kung malakas sa signal, mag-i-stream yard kami ni brother. Kasi laptop din yung gamit ko. So magkakaroon kami, magkakamatch kami. Kaya lang brother, yun nga, nataon na sa'yo na yan, masama ang panahon. Siguro sa inyo malakas ang signal dito sa amin, paputol-putol yan minsan. Buti nga ngayon, di pa napuputol eh. Amen. So, yun nga lang, baka pakitry na lang, iwanan mo muna yung laptop mo, try mo sa cellphone mo, buksan mo yung live ko, baka sakaling doon, pumasok ka. Diba? Try lang natin, no? Kasi, yun ang sabi ni Facebook eh. Amen. So, tuloy ko na lang. Ilang minutes na lang ba? Sandali. So, 6:26. Okay. Ayan, pareho. Ayan, natingnan mo ha. Okay. Try ko add. Ayan na, nag-a-add na. Kumuha na siya ng cellphone niya, palagay ko. Kasi nag-a-add na siya. Ayan, konti na lang. May joke. Naghahanap pa ng signal. So, siguro, kumuha na si brother ng, ayan, andyan na siya, sige, pipindutin na kita, no? Sabi niya, pakita ng, 20 minutes, okay? Okay, ha? So, pindutin ko na po siya, ha? O, ayan na po, ayan na, hello, brother! Hello, can you hear me? Hello, sige, siya pa lagi ko naman narinig yung mga sinabi ko, ikaw na lang magdagdag, okay? Okay, salamat po. Ayan, so, sige po, magandang gabi sa lahat. So, mabilis lang yung reflection ko, no? Babasahin ko lang muna yung... By the way, ako nga pala si Brother Robert, no? And... Teka lang, ayusin ko lang yung aking screen. Medyo... Teka. Naninibago ko kasi cellphone yung gamit, eh. Usually, laptop yung ginagamit. Anyway, so, basahin ko lang po yung ating gospel for today. Kailangan maganda yung background natin. Wait lang. Okay. So, ang ating gospel ay galing sa Mateo 23, talatang 23 hanggang 28. So, ganito po yung nakasulat. Kay saklap ng inyong sasapitin, sabi ng Panginoong Jesus, mga tagapagturo ng kautusan at mga Fariseo, mga mapagkunwari, sapagkat nagbibigay kayo ng 10th bahagi ng inyong mga gulayin, gaya ng yerbabuena, ng anis at ng komino. Subalit kinakaligtaan ninyo ang mas mahalagang bagay ng kautusan tulad ng katarungan,
kahabagan at katapatan. Dapat lamang ninyong gawin ang mga ito nang hindi pinababayaan ng iba. Mga bulag na taga-akay. Sinasala ninyo ang niknik, nilulunok naman ninyo ang kamelyo. Kaysaklap ng inyong sasapitin mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo. Mga mapagkunwari, sapagkat nililinis ninyo ang labas ng kopa at ng pinggan. Ngunit sa loob ay punong-puno ang mga ito ng katakawan at kalayawan. Bulag na pariseyo, linisin mo muna ang loob ng kopa at ng pinggan at magiging malinis din ang labas nito. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. So ito po yung gospel for today, no? Bigyan lang natin ng konteksto, no? Parang, teka lang, bakit ganun yung pinagsasabi ng Panginoon? Parang napaka-sakit naman ng mga sinasabi ni Jesus dun sa mga Pariseo. So, tanungin muna natin, no? Sino ba tong mga Pariseo? Yung Panginoong Jesus kasi kilala naman na natin, di ba? So, hindi na issue, sino ba si Jesus? Pero ang tanong, sino ba tong mga Pariseo na to? Sino tong mga kausap ng Panginoong Jesus? At bakit ganito siya magsalita sa kanila? So, ito pong mga Pariseo, no, basahin mo, para lang sa, for the sake lang ng konteksto, no, basahin ko lang yung chapter 1 hanggang verse 1 hanggang verse 2 verse 1 hanggang verse 3 nung chapter 23 ng Matthew. Para maintindihan natin, sino ba tong mga Pariseo na to? Sabi dito, pagkatapos nito ay nagsalita si Jesus sa maraming tao at sa kanyang mga alagad. Wika niya, nakaupo sa upuan ni Moises ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Pariseo. Kaya't inyong isagawa at sundin ang lahat ng mga sinasabi nila sa inyo, ngunit huwag ninyong gawin ang kanilang mga ginagawa sapagkat iba ang kanilang ginagawa sa kanilang mga sinasabi. So, sino daw itong mga Pariseo na to? Itong mga Pariseo na to, sabi ni, ng Panginoong Jesus, nakaupo sila sa upuan ni Moises. Ibig pong sabihin nun, sila yung mga tao na may authority to explain the law of Moses. So, sabi ng Panginoong Jesus, itong mga Pariseo, itong mga eskriba, sila yung may karapatan na magpaliwanag ng kautusan ni Moises. Actually, ang ganda nga ng sinasabi ng Panginoong Jesus. Ang sabi niya, pakinggan ninyo yung sinasabi nila. Sundin ninyo yung sinasabi nila. Yung itinuturo nila, sundin ninyo. Pero, may kumambyo ang Panginoong Jesus. Bigla siyang parang kumambyo siya, sabi niya. Pero, huwag ninyong gawin yung ginagawa nila. Bakit? Kasi iba yung sinasabi nila sa ginagawa nila. Kung mapapansin natin, no, ang Panginoon Jesus, mas madalas niyang kasalo sa hapagkainan, sa mga paglalakbay niya, mas binibisita niya. Alam niyo yung mga tax collector, prostitute, yung mga makasalanan in general. So yun yung mas madalas na kasama niya. Kaya nga itong mga Pariseo na to, na may mga authority to preach the law of Moses, medyo na-skandalo sila. Bakit ganon? Si Jesus kinikilalang rabbi or guro ng mga tao. Pero ang kasakasama niya, yung mga kinikilala ng lipunan na mga makasalanan. Ngayon, pero kung mapapansin ninyo, no, yung mga ganitong salita, yung mababasa natin sa verse 23 hanggang verse 26, hindi niya to sinabi sa mga prostitute, hindi niya to sinabi sa mga tax collector, hindi niya sinabi to yung mga makasalanan in general. So yung kinikilala ng society na mga makasalanan, hindi niya to sinabi. Sinabi niya lang to sa mga religious leaders. By the way, linawin ko lang, no. Bakit nakikipagkaibigan si Jesus sa mga makasalanan? Hindi para i-justify yung kasalanan nila at hindi para sabihin na okay, tuloy niyo lang yung pagiging makasalanan, di ba? Hindi ko kayo i-judge, tuloy niyo lang. Hindi ganoon ang Panginoong Jesus. Nakikisama siya sa mga makasalanan para tawagin sila into repentance. Kaya minsan hindi natin pwedeng sabihin na
Ah, okay lang si Jesus nga, ang mga kaibigan niya makasalanan eh. Bakit mo ako i-judge? So, bayaan mo lang sa buhay ko ng pagiging makasalanan. Mali rin naman yun. No? So, ang goal ni Jesus, bakit siya nakikipagkaibigan sa mga makasalanan, is to call them to repentance, para mag-repent. Now, bakit ngayon sinasabi ng Panginoong Jesus to sa mga pariseo? Kasi, o dun sa mga religious leaders, sabi niya, kayo mga religious leaders, nung panahon niya, ito yung sinasabi ninyo, pero iba yung ginagawa ninyo. Diba? Actually, nagtuturo kayo tungkol sa tithing, sabi ng Panginoong Jesus, which is good, sabi niya, pag binasa ninyo yung chapter, yung verse 23, which is good. Kasi, kasama sa kautusan talaga yung pagbibigay ng tithes. And, magandang gawin ninyo yan, pero pinababayaan ninyo yung mas mahalagang bagay, kagaya ng katarungan, kahabagan, at katapatan. Bakit? Kasi, masyado kayong denumero. Kailangan yung kabanalan outside or outward, kailangan nakikita, ganon. Pero nakakalimutan ninyo na ang pagiging ang kabanalan ay pag-relational. Paano ka nakikitungo sa kapwa mo tao? Paano ka nakikipagkapwa tao? Baka mamaya kasi, no? I-relate natin sa buhay natin bilang mga Katoliko. Baka kasi mamaya, lagi tayong laman ng simbahan, doon na tayo halos matulog sa Adoration Chapel, di ba? Lagi nakikita ng mga tao na nakalaylay yung rosary natin, di ba? Pero, may magkamali lang, di ba? Very judgmental tayo, no? Na hindi natin alam yung buong kwento, ginajudge na natin yung tao, alam mo yan, makasalanan yan, ano yan, papunta sa impyerno yan. So, dito makikita natin yung pagkakaiba, no? Yung mga makasalanan na sinasamahan ni Jesus, no? Na ang goal ni Jesus to call them back into repentance. Hindi niya sinamahan yung mga makasalanan para manatiling makasalanan. Para sabihin, okay lang yung pagiging makasalanan, kaibigan ko nga si Jesus. Hindi ganon. Pero dito, sa kabilang banda, dito makikita natin na nire-rebuke ni Jesus yung mga religious leaders na hypocrite. Bakit? Kasi mahal din sila ni Jesus. Hindi sila ginagawang kaaway ng Panginoon. Ang goal ni Jesus, again, to call them back to repentance. Bakit? Pagsisihan ninyo yung pagiging hipokrito ninyo na sa labas, mukha kayong banal, pero sa kalooban ninyo, ano kayo? Meron kayo itinatagong pagiging makasalanan din. Sabi nga ng Panginoong Jesus, kay saklap ng, verse 25, kay saklap ng inyong sasapitin, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari or hypocrite or pakitan tao, sapagkat nililinis ninyo ang labas ng kopa at ng pinggan, ngunit sa loob ay punong-puno ang mga ito ng katakawan at kalayawan. Ano po yun? Figure of speech na nililinis ninyo yung kopa. Nililinis ninyo yung labas ninyo, di ba? Siguro, ito yung mga tao na magaganda yung gupit, di ba? Mukhang banal, mukhang itsura, yung mga kasuotan nila, mukhang banal talaga sila. Tapos, kung gumalaw, parang hindi makabasag pinggan. Pero sabi ng Panginoong Jesus, meron kayong tinatagong pagiging makasalanan. Pero ang ipinoproject ninyong image, mukha kayong banal. So, tapos, ang galing pa ninyo mang buyo ng mga tao na kayo, makasalanan kayo, wala kayong karapatan sa kaharian ng Diyos. So, hinaharangan ninyo yung iba na makapasok sa kaharian ng Diyos. So, yun yung sinasabi ng Panginoon. Okay? Sabi niya, linisin niyo muna ang loob ng kopa, yung kalooban ninyo, at magiging malinis din yung labas ninyo. So, ito, mahal ng Panginoon ito, yung mga makasalanan. Kaya niya kinakaibigan, binabarkada niya, mga ganon, di ba? And, mahal niya din yung mga pariseyo, kaya niya nire-review. The goal is to bring them back sa repentance, maibalik sila sa Diyos Ama. Kung hindi to ginagawa ng Panginoong Jesus sa mga pariseyo, para lang makipag-away, para lang pahiyain sila, kundi para magising sila sa katotohanan na, teka, makasalanan din nga pala ako.
makasalanan din nga pala ako. So, ganun yung gustong ma-realize ni Jesus na Panginoon. Gusto niya ma-realize ng mga Pariseo. So, ayun, sa pagdating sa practical ano, practical application sa atin, no, ang lesson is bantayan natin yung sarili natin. Baka yung holiness na meron tayo, baka pakitang tao na lang na ayaw ng Panginoong Jesus na mangyari natin. Ayaw din naman ng Panginoong Jesus na we live in sin, you know, na kagaya ng mga sinners. So, doon lang tayo sa gitna. Holy, pero iwas tayo sa kasalanan, pero iwas din tayo sa hypocrisy. So, yun yung pinapakita sa atin dito ng Panginoong Jesus, na don't go extreme. Yung sinful life and yung hypocrite na banal-banalan. So, I think that's the end of my reflection, my sharing about this gospel. So, yun lang po, Brad. Sorry, Brad. Sister Angelica. Thank you for inviting me here. Thank you for the time na ano na binigay mo sa akin para ma-share yung ano, yung oh, kasi reflection sa gospel. Ano, magdadalawang taon na kita hindi nagigis eh. Oo nga eh. Tagal so, na dahil sa pandemic. Pero hindi naman ako nagtatampo, okay? Ako ka nagtatampo eh. Ganun eh. Hindi. Salamat sa iba kasi alam mo itong si Brother Robert, pag ito nagbigay ng reflection, talagang malaman. Eh kaya lang, di ba, inabot pa ng ilang minuto bago ka makapasok. Pero nakapasok ka, no? Salamat. Oo. So maraming salamat na, Brother. Sige, pakiok mo na lang yung ano mo para magkaroon na ako ng closing prayer. Salamat. So, paano ba ang gagawin? Ay, hindi. Off ko lang okay, yung ano. Okay, thank you. Off ko lang. Alis ka lang sa live ko. Okay. Sige. Thank you. God bless. Bye-bye. Thank you. Sandali. Okay. So, ano po tayo ah? Ayan. Ako. Ano tayo? Tatagilid. Tatabi po tayo, no? So, habang naghahanap ako ng lugar na mapagtatabihan para makapag-closing prayer ko, eh, pasensya na kayo ha, kasi nabuto na ako dito sa labas. Kailangan ko na makauwi eh. So, muli, tama yung sinabi ni Brother. Sobrang tama yung kasama ko nalabas sa kanina. Sabi tuloy. Tama yung sinabi niya na maraming sa ating mga tao na mapagpaimbabaw. Yung kunyari, malinis sa politika, malinis sa simbahan, malinis sa pamilya, malinis sa mga kaopisina, pero deep inside, may tinatago palang kasalanan. Amen. At yun po ang ayaw ng Panginoon. Yung ang ganda-ganda natin, 'di ba? Tayo naliligo araw-araw, nagto-toothbrush araw-araw, pero wag ka. Nililinis natin ang ating katawang physical, pero yung ating kaluluwa pala, yung ating espiritu, eh talaga namang punong-puno ng kasalanan. Ito nga lang pandemic eh. Matatawa ka eh. Minsan makikita mo yung tao humawak lang ng kaunti. Alam niyo yan? Humawak ng kaunti. Alkohol. Simula nung nag-pandemic, lumakas yung benta ng alkohol. Di ba? Alkohol, lagi tayo may alkohol sa bag, sa opisina, sa sasakyan. Tapos nakamask tayo kasi umiwas tayo magka-COVID. Masyado tayong concerned physically na huwag magkasakit at hindi naman masama yun. Kaso, ang masama, malinis ka pala sa katawan eh. Bakit yung ating ugali, yung ating pagkatao, ay nagiging marumi dahil sa ating pagkakasala. Kaya dapat, kung malinis ka physical, mas malinis ka spiritual. Amen? Kasi, yung kahit gaano ang pagpapaispa mo, pagpapa-foot scrub mo, pagpa-manicure mo, kahit maligo ko pa 3 beses isang araw, darating ang panahon na yung katawang lupa na yan na hinihiram lang natin o hiniram lang natin sa Diyos, ay mamamatay. So, pag namatay na yung katawang lupa natin, ano yung susunod? Ano yung susunod? Paano na yung pagparte ng pagkatao natin na espiritu? May spirito tayo at may kaluluwa tayo. Yun ang gustong i-share ng Facebook Live na ito na makinig tayo, magkaroon tayo ng interest na makinig sa daily gospel. Hindi paglinggo lang.
Kasi ang daily gospel ay pagkain ng ating espiritu araw-araw. Amen? Kaya pag nakikinig po tayo sa mga ganitong gawain online, wala ritong mayaman, sikat, mataas sa posisyon. Wala. Lahat tayo parang si Martha. Ay, sorry. Parang si Maria, yung kapatid ni Martha, na umuupo lang sa tabi ng Panginoon at nakikinig sa Kanya. Hindi ka mukha ni Martha na busy. Hindi ko naman po sinasabi na, uy, baka sabihin ni Sister Angie, masama nang yumaman, masama nang umaseso sa buhay. No. Maganda yon. Maganda yung naliligo ka araw-araw, tututbrush ka, nag-aalkohol ka, naso-social distancing. Ang ganda nun. Ay, ang tanong lang naman ng Panginoon, ako ba'y nauuna dyan? Mas nauna ba ako dyan? Mas nauna ba? Natatapos ba ang araw mo na hindi ka malang nakakarinig ng salita ng Diyos? Aba, isang araw kong nagutom ang espiritu mo. Kasi kahit alam na natin ang salita ng Diyos, pero bakit pa tayo laging nagkakasala? Kaya tama po si Brother Robert na ayaw ng Diyos ng mapagpaimbabaw. Kasi alam niya, kilalang kilala niya tayo. At ayaw din ng Diyos na tayo ay maging kawawa, yung mapunta tayo sa impyerno. Kasi nasa huli ang pagsisisi. Maraming tao na talagang walang panahon makinig ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi wala sa puso nila ang Diyos. Okay na sa kanila. Nung basta ako, wala akong ginagawang masama. Basta ako, tumutulong ako sa kapwa. Kapatid, hindi ganyan. Hindi lang ganyan ang gusto ng Diyos. Kaya nga kailangan lagi tayo makarinig ng salita ng Diyos. Kasi yung salita ng Diyos, doon natin siya mas makikilala. Doon natin malalaman na, ay, hindi ko nabasa sa Bible niya. Pero marami kasi nire-reveal ang Diyos sa mga taong may relasyon sa Kanya. Ang ibig ko sabihin ganito, halimbawa, ordinaryo ka lang mananampalataya, yung okay lang sa'yo, nagsisimba ka lang tuwing linggo, basta hindi ka gumagawa ng masama, basta wala kang inagrabyadong tao, okay lang sa'yo yun. Pero kapatid, tandaan mo to, may talinghaga na kung saan ang mayamang binata ay kinausap niya ang Panginoong Jesus. Kasi ayaw niya maging mukhang kawawa eh. Anong sabi ng mayamang binata? Panginoon, sinusunod ko lahat. Lahat ng utos mo. 10 utos, lahat yan, sinusunod ko. Wala akong nakakaligtaan. Pero, Lord, bigyan mo naman ako ng tip pa. Paano ako makakapasok sa langit? At anong sabi ng Panginoong Jesus? O sige, nga, ginawa mo na nga lahat. Kompleto, nasunod mo lahat ng kautosan, ng 10 utos. Pero since gusto mo po talaga makakuha sa akin ng tip para makapunta sa langit, ito gawin mo ha. Ipagbenta mo lahat-lahat ng mga ari-arian mo. Wala kang ititira, kahit 5 duling sa'yo ha. At sumunod ka sa akin. See? Ganyan ang inuutos sa atin ng Panginoon. Ano mang meron ka ngayon, isang tabi mo muna yan, unahin muna natin ng Panginoon. Seek first the kingdom of God. Amen? Kaya, magpasalamat tayo sa Diyos kasi binigay pa niya itong August 23, 2022. Bukas, mamaya, baka dumating ang Panginoong Jesus. O kamamaya, tayo ang kunin. Mamaya, punta ka ng banyo, bigla ka nadulos, nauntog ka, patay. Napaghandaan na ba natin? Abay, kawawa tayo kapag hindi tayo naghanda. Kung naniniwala tayong may Diyos, kung naniniwala tayong may impyerno, may langit, sa buhay na walang hanggan, dapat pinaghahandaan po natin yun. Kasi, nakakabag sa atin ng tao. Alam po nyo, ito, sharing ko na lang po sa inyo, ha? Sharing ko na lang. Ako, nung wala pa ako sa Panginoon, di ako nasisimba, di ako nabasa ng Bible, napakababaw ng pagkakakilala ko niya. Pero alam nyo, ichichismis ko sa inyo, no? Magiging maretes ako ngayon. Kapag ikaw pala ay may talagang malalim ng relasyon sa Panginoon, ang dami-dami niyang i-reveal na secret na hindi niya sinasabi sa mga taong walang relasyon sa Kanya. Totoo yun. Totoo. Minsan may mga bagay na hindi ako hinihingi, dumadating. Kasi ako ngayon, since malalim na yung relasyon ko sa Panginoon, ano na lang eh, simple na lang ang mga gusto ko sa buhay. Hindi ka mukha noon na masyado kang atat sa mundo. Marami kang gusto na, gusto kong ganito, gusto kong ganyan. Gusto kong yumaman, gusto kong magkanegosyo, gusto kong... Hindi ba? Ngayon, simple na lang ang gusto ko. Ang mapaglingkuran ng Diyos. Yung kumain na akong 3 beses isang araw, kahit sabi mo pagkanin lang yan, o tuyo yan, o itlog yan, okay na. Masayang-masaya na ako. Naging simple yung mga gusto ko. Yung mga, halimbawa,
nakakapunta ako sa lugar na gusto ko, nakakapagsimba ako, kasama ko yung pamilya ko. Naging simple yung mga pangarap ko. At ang pinakamalaki kong pangarap ay ang Diyos. Yung gusto ko, yung pag ako namatay, sa langit ako mapupunta. Yun ang pangarap ko sa buhay. Hindi ako nangangarap mayaman. Hindi ako nangangarap. Pero syempre kung bibigyan ng Diyos, bakit hindi, di ba? Pwede kong magamit yung kayamanan, pagtulong ng tao. Pero wala sa isip ko yun. Wala akong inisip everyday, ano ang gagawin ko pa para makapunta sa langit? Kasi alam ko nasa Kanya ang lahat. Daig ko pa ang milyonaryo, daig ko pa ang pinakamayaman, pinakamatalino, kapag ang Diyos ay nasa puso ko. Sapagkat kung nasa ng puso ko, nandun na kayamanan ko. Bakit ko po sinishare sa inyo? Kasi hindi kaaksayahan ng panahon ang makinig ng mabuting balita. Para po sa atin yun. Hindi tayo pwedeng pangaralan ng mga magulang natin kung matatanda na tayo eh. Kung mga senior citizen na tayo, tapos ang dami pa natin kaaway, dapat habang tumatanda tayo, pababas ang pawos yung kaaway natin kasi anytime bukunin tayo ni Lord. Kaya nga itong Facebook live na ito, ang layunin nito, makarinig ka ng daily gospel na utos ng Diyos na susundin natin para pag may sitwasyon tayo na, halimbawa, gusto nating magalit, medyo magkakaroon lang tayo ng preno. Kasi ay, teka muna, narinig ko sa Facebook live ni Sister Angie noong Wednesday gospel na magpigil-pigil ka sa galit kasi ayaw ni Lord yung gagalit ka kaagad, di ba? Amen. So yun po yun. Ito, alam niyo po, ito yung mga bagay na nangyayari sa bawat araw natin. Ba? Interesado ka na makinig ng Facebook live everyday. So, ibig sabihin nun, nag-i-invest ka na ng kayamanan sa langit. Na anytime. Diba? Anytime na kunin ka ni Lord, handa ka. So, yun. Masasabi ko, naging simple na lang yung mga gusto ko. Pagkatapos eh, lagi akong nagpapasalamat. Ewan ko ba, siguro natutuliling na yung tenga ng Diyos. Minsan minom lang ako ng tubig, nagpapasalamat ako. Bumili ako ng 1 kilong sibuyas, ewan ko ba, basta nawala na sa akin yung pagre-reklamo. Kasi pag lagi ka pasalamat, yun na. Hindi ka na nagiging kawawa sa mukha ng paningin ng Diyos. Maging kawawa ka man sa paningin ng kapwa mo o ng tao, it doesn't matter. Ang halaga kung ano yung iniisip sa atin ng Diyos. Kaya dapat para hindi tayo maging kawawa at para hindi tayo maging plastic o mapagpaimbabaw sa Diyos, dapat sumusunod tayo sa Kanyang kalooban. Amen. Salamat na anak ng Espiritu Santo. Amen. Thank you Lord sa biyaya mo ng pagpapala, ng siksik diglig na muli pinasabi mo sa amin na magiging kawawa kami kung wala ang Diyos sa buhay namin. Ipalalabo din sa amin na pwede kaming magplastic ng lahat ng tao pero hindi ka namin magplastic. Nawa, turuan mo kaming mahabag sa aming kapwa, turuan mo kaming maging totoo sa aming sarili, lalo na sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sapagkat sa bawat araw na ibinibigay mo, ito yung pinaka-the best na araw sa bawat araw. So we have to do our best. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay mo sa amin, pag-encourage mo sa amin na wala sa kayamanan, kundi nasa puso ng bawat isa ang totoong pag-ibig. Lord, dinadalangin ko po ang pamilya ni Brother B. Rice, Ter Mercy. Dinadalangin ko po ang kanilang ina, ingatan mo po sila, siya, Panginoon, dayos anumang karamdaman. Ang pamilya ni Vice Mayor Banjo Estrella, ang pamilya ni Omer Nocon, ang pamilya ni Ray Mark, ni Brother Robert Poblete, ang pamilya ni Daisy Valenzuela, Cecilia Ignacio, ni Brother Ed Miranda, Brother Danny De Galliado, lahat ng mga Kalam members, ipinapanalangin ko ang kanilang pamilya at sila, at lahat po ng mga community na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Ngayon din, mas dinadalangin ko ang mga taong wala pa sa iyo, Panginoon. Nawa, gamitin mo kaming mga lingkod upang maiparating sa kanila ang iyong kabutihan, ang iyong pagkaawa, ang iyong pagkahabag. Salamat, Panginoon. Dalangin ko din ang buong mundo, lalo na po ang Bansang Pilipinas, sabigyan mo, O Lord, ng habag, Lord. Alam ko, hindi ka nauubusan ng habag hanggat hindi pa dumarating ang Panginoong Hesukristo. Kung ano man ang karamdaman natin ngayon, in Jesus' name, i-claim natin ang kagalingan. Pero higit sa lahat, live na live kang nakikinig ngayon, live na live din na ibibigay sa iyo ng Diyos ang kagalingang espiritual. Maingiting ka ba? May galit ka ba sa iyong kapwa? Mapagmata ka ba ng tao? Punong-puno ka ba ng inggit?
Ano bang mga kasalanan dinadala mo ngayon? In Jesus' name, isuko mo yan sa Panginoon. Isuko mo, sapagkat bibigyan kanya ng kagalingang espiritual na higit pa sa pisikal na kagalingan. Maramot ka ba? Nananakit ka ba ng iyong kapwa? Nagnanakaw ka ba? Nangangalunya ka ba? Hindi ka ba nagsisimba tuwing Linggo? Ginagamit mo ba ang pangalan ng Diyos sa hindi makabulang bagay? Nagsisinungaling ka ba? Mga utos ng Diyos na dapat nating sundin upang ang mga spiritual na karamdaman na ito ay gumaling. Isuko mo ito ngayon sa Panginoon. Kausapin mo siya. Sabi mo sa kanya, Lord, may galit ako sa puso ko, Lord. Ikaw lang ang makakatulong sa akin upang ito'y mawala. At kapag yun ay wala at nagpatawad ka, na-receive mo na ang kagalingan ng Panginoon. Amen. Tayo manalangin sa panalangin itinuro sa atin ng Panginoong Hesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo po kami na aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo po kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami pahintulot sa tukso. Ihadya mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan at na Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Thank you, Lord. Sino yung nagsabi ng thank you, Lord? Ayan. Magandang gabi po, Maria May Colona. Alam mo, habang nagla-live po ko, pwede naman po kayo mag-comment eh. Halimbawa, bago ako mag-closing prayer, meron kayong gustong ipagdasal, isama natin sa prayer. Pwede naman po kayong makipag-interact sa akin eh, kahit nasa Facebook lang po tayo eh. At nagpapasalamat po ako, Brother Jerry, sa kapatid mo si Sister Mercy Biray. Si Sister Mercy Biray, walang ginawa yan. Everyday, lagi na lang sinishare yung live ko sa timeline niya. Sana ganun po tayo, no? Bilang pagpapakita sa ating Panginoon ng pagpapasalamat, ay i-share po natin ang Facebook Live na ito. Para yung Facebook friends po natin, makanood din. Malay nyo, depress yung Facebook friends nyo. Diba? O kaya habang nakikinig kayo, lakasan nyo yung volume ng ano. Volume ng ano, ng tawag dito, ng cellphone nyo. Para makapakinig yung mga kasama nyo dyan. Amen. At nagpapasalamat po ako sa mga regular na nakikinig sa Facebook Live na ito. Hindi po ako yung pinakinggan nyo. Tayo pare-pareho pinakinggan po natin ng Panginoon. At yun nga po, sayang na mo, diba? 24 hours ang binibigay sa atin ng Diyos. Bakit hindi natin i-reserve yung oras para sa pakikinig ng mabuting balita? Hindi naman yung quantity ng time eh, kundi yung quality ng time. Kaya nga sabi ko po sa inyo, ang Facebook Live na ito ay Monday to Saturday, 7 p.m. At pag Sunday, 1 p.m. Yung ibibigay niyong oras dito, quality time. Amen po. At announcement ko po, ang Word of God Daily Gospel Facebook Live ay nag-start noong August 5, 2019. So 3 years na po tayo and meron na po tayong 25 preachers. Iba't iba po yan sa iba't ibang lugar. Na araw-araw, kaya kung araw-araw kayo manonood, araw-araw makikita nyo iba't iba yung preachers. Ngayon, kung sakali ako pa rin ang nakikita niyo, ibig sabihin, hindi nakapasok yung preacher sa live. Kamukha ni Brother Robert, muntik na siya hindi makapasok. Kamukha ni Ding Alban, hindi talaga nakapasok. So, salamat sa Diyos. Tapos, may advance akong announcement. Sa December 11, 2022, Sunday, 7 p.m., magkakaroon po tayo ng Virtual Christmas Party 2022. Lahat po ng member, at kahit hindi member, hindi, ganito lang. Lahat ng member ng Word of God sa group chat, at kahit hindi member, pwede po kayo mag-join sa live na yun, no? Special topic po yun. Meron pa rin tayong mga pa-premyo. Meron po tayong mga GCash, mga eco bag, tumbler, cup, foldable bag, fan pala, mga mug. Yung mga giveaways po natin yan, mga prizes. Pwedeng sumali kahit hindi member ng Word of God group chat. Pero pag sa games, kailangan may tatlong mechanics. Kung gusto mong manalo ng GCash at ng mga items na ipamimigay, kailangan member ka ng Word of God. So magpa-add kayo sa akin. Pangalawa, kailangan nakikita ko na madalas kayong nanonood. Amen. Pangatlo, yun po. Ito yung pinakamahalaga sa lahat. Pag-share. Araw-araw kinakikiusap po ko sa inyo na i-share nyo po itong ito po.
daily gospel sa timeline nyo. Kasi yun naman ang dahilan kung bakit ako sa tatlong taon, gabi-gabi nagla-live ako para i-share yung kabutihan ng Panginoon. So kung ako na nga, gabi-gabi ko ginagawa yun, siguro naman magagawa nyo kasi nakikinig lang naman kayo, hindi naman kayo yung nagsasalita, hindi naman kayo yung naghahanap ng guest, di po ba? So pagpapakita po yun ng pagpapasalamat. At nagpapasalamat ako sa mga taong talagang, talagang sinishare talaga nila. Ay, bibiyayaan kayo ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo. Huwag natin, hindi yung nakakapag-post ka nga ng galit sa sa timeline Kung ano-ano nga yung mga pinupost mo na walang kakwenta-kwenta sa timeline But hindi ang salita ng Diyos yung post mo. Amen? So sana po, sabi ko nga huwag nyo nang i-like, huwag nyo nang i-comment. Yung pindot nyo, i-share nyo na lang po. Huwag kayong mahihiya na sabihin na, si brother, si sister, nagpo-post ng mga daily ng gospel, huwag. Kasi yun ang pinakamagandang magiging laman ng yung timeline. Yung iparating mo yung mabuting balita ng Panginoon. Amen? Kasi po, pag hindi natin ginawa yun, kailan pa natin gagawin? Pag hindi na tayo malabo na yung mata natin, hindi na tayo makakita. Amen? So bukas po, kung bibigyan ni Lord ang August 23. Ayan ha, sinabi ko ha, August 23 ha, ang tanong, bibigay pa ba ni Lord? Kasi pag natulog tayo mamaya, hawak na ni Lord yung free will natin. Siya na yung magde-decide kung gigisingin niya tayo o hindi. Kaya dapat, bago tayo matulog, humingi na tayo ng tawad. At pag gising natin sa umaga, una nating hawakan ang pananampalataya, hindi ang cellphone. Bago kumain, magdasal kayo. Bago matulog, magdasal kayo. Amen. Nabubuhay tayo sa mundong ito dahil sa habag ng Diyos. Salamat sa Diyos, ayaw niya na tayong maging kawawa. Kaya ang ginawa niya, pinatikim muna tayo ng pandemic. Kung tutuusin, isang kisagmatala ng Diyos, pwede ng second coming, di ba? Pero dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, nahabag siya sa atin kahit mga mapag-imbabaw tayo kasi gusto pa niya tayong bigyan ng pagkakataon sa buhay na walang hanggan. Amen. So, maraming salamat po. Ako uuwi na. At ako talaga, anytime, anywhere, kahit saan mo ko'y harap, hindi ako nahihiyang ipagmalaki ang Panginoon. Kasi talaga namang nasa Kanya na ang lahat. Amen. So, sana kayo din, no? Sana simula na to yung mga nakikinig. Simula na po to na tayo ay... tayo po ay patuloy na makinig sa salita. Walang mabawala sa inyo, sinasabi ko sa inyo, madadagdagan pa kayo. At pag nakikita ng Diyos na, everyday na, every night na to, 7 o'clock, talaga sinasama na niya sa schedule ang pakikinig ng salita ng Diyos, babiyayaan tayo ng Panginoon. So kung hindi niyo po ito naumpisahan, pwede po kayo manood ng replay. Amen. Pakishare na lang po. Maraming salamat. To God be the glory.